Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa ating lahat at sa video naman po na ito, this is officially the part or episode 8 ng ating trading challenge with only 14,000 pesos na kapital. Kaya naman kung gusto mo malaman yung update, which is, yan, makikita natin, puro green, napakababa ng ating loss ratio at napakataas ng ating profit ratio. Kaya ngayon, kung gusto mo malaman kung paano natin nakukuha ito, paano ako nag-a-analyze ng trade para so napakataas na profit ratio, eh panoorin mo ng buo ang video na ito. Pero kung bago ka pa lamang pala sa aking YouTube channel, ako nga pala si Christian J. Susena, isang 19-year-old na trader and investor in both local and global markets. At gumagawa tayo ng mga videos patungkol sa trading, investing, personal finance, and economics. Kung gusto mo matutunan lahat ng yon, mag-subscribe ka na dito sa ating YouTube channel at huwag mong kalimutan na i-click yung notification bell button dyan sa baba para lagi kang updated every time may mga new contents po tayong i-upload, no? At gusto ko lang sabihin para po sa mga OFWs dyan, para po sa mga students and corporate workers, I created a program that is called Trading 101 Masterclass and Mentorship Program na kayo po, no, ay tuturuan natin, no, na i-mentor natin in the different aspects of trading such as technical analysis, risk management, portfolio management, no, yung tinatawag natin na sentiment analysis, trading psychology. So gumawa na ako ng private mentorship na kung saan ako na po magiging personal mentor and coach ninyo. So kung gusto niyo sumali dito at interested kayo, i-message niyo lang po ako sa aking official Facebook page na The Estudyante Trader with more than 2,900 likes and 3,400 po na followers, no? So kung gusto nyo sumali doon, mag-message lang kayo, i-assist kayo ng aking secretary or ako mismo para nang sa gayon makapag-coaching na tayo, and this is a private one-on-one mentorship. So see you in our trading program, ha, sa mga gustong matuto dyan ng seryosohan. Okay, so without further ado, i-analyze na natin itong mga trades ko. Paano ba ako nakakuha ng napakataas na win rate? Sa totoo lang po, yung kahit tignan pa natin dito, wala akong, ang naging loss ko lang dito, no, isa lang. Okay, isa, dalawa lang, dahil itong loss ko nga, paulit-ulit kong sinabi sa video ng mga nakaraan, wala pang 10 piso itong loss na to in Philippine pesos, no? So out of 30 to 40 trades na ginawa natin, isa, dalawa lang o ang talo dun. Which is ibig sabihin, talagang lagpas 95% ang ating win rate. Okay, dahil, ayan, nandito yan, no, sa ating tinatawag na trading history. Yan nga yung transaction history, pero more over to that, ayan, nandito rin siya. Kaya yung profit and loss ratio natin, napakataas. Ayan, diba, makikita natin, halos wala tayong average loss. At yung profit and loss ratio natin, millions percentage, no? Ibig sabihin, napakataas talaga, no? Wala man lang tayong halos, kumbaga, loss talaga. No, ngayon, paano ko ba nakukuha yung ganyang profits, no? Kasi kung titignan natin yung transaction history and position history, ayan, no, nung isang araw ko lang to trade, ayan, 'di ba? Ilang minutes lang yung trade na yan, last episode natin. Ngayon, ang pag-uusapan na lang natin sa video na ito, no, ay paano ko ba nakukuha yung ganyan? Paano ba ako nagte-trade, 'di ba? Paano ba ako mamili ng crypto, yung setup, yung strategy? So in this video o in this part, in this episode, ipapakita na lang natin kung paano tayo magplano ng trade. Diba? Napakagandang idea kasi nga, syempre, lahat ng yun, yung profits na yun, that is the byproduct na lang. No? Resulta na lang yun ng, syempre, no, ng preparation natin, ng 8 years na experience natin. So ngayon, sa video na ito, para makashare tayo ng maraming knowledge, ipapakita ko na lang kung paano ba ako nagpaplano mag-trade. Okay? So, sisimulan natin yan, syempre, no, sa pagpili ng crypto na ite-trade yan. Kasi crypto trading ito, Binance Futures yung ginagamit ko, no? Kumbaga, itong nakikita nyo, resulta na lang yan, no? Syempre, yung planning, execution, nandito pa rin yan. Okay, paano ba ako magplano ng trade, no? Syempre, unang-una, crypto picking muna. Okay, crypto picking. When you say crypto picking or scanning, no, parang sa stock lang, no, stock picking, namimili ka muna. Kasi maniwala kayo sa akin, out of 20,000 cryptocurrencies, hindi naman lahat yan pataas. Hindi naman lahat yan good opportunity to buy. Hindi naman yan lahat merong opportunity.
Siyempre, mamimili ka lang din yung iba dyan. Diba? Parang sa Forex, yung mga exotic pairs, no? Kumbaga, parang sa stock market, basura stock. Dito may mga meme coin, shit coin. Kumbaga, medyo iniiwasan natin i-trade yun. No, kasi nga, sobrang high risk, high reward. No? Ang mga tinetrade natin, yung may liquidity. Ayan, yung may mga may momentum. Ganun ako nagtetrade, no? And syempre, yung may mga volume talaga. May mga active na sellers and buyers, di ba? Volume ng mga buyers and sellers, no? So, ano ba yung mga trinade ko? Di ba, na-discuss ko na yan. Pero, kumbaga, ito mas specific, mas detalyado. Ang mga trinade ko dito, yung mga XLM, ayan, yung STMX, yung Solana, ayun yung mga trinade ko eh, no? Tapos itong XLM nga, Stellar Lumens, no? At yung mga Storge, kumbaga yung kasi mga nakitaan ko ng potential na talagang may volatility, no? Kasi yung Bitcoin, hindi masyadong volatile din yun. Diba? Pagka pipili ka ng crypto, o kaya ka ng kahit anong sa asset classes na magte-trade ka, piliin mo yung may liquidity and volume. Diba? Ibig sabihin, may mga galaw din kasi na konti lang, may magalaw na talagang lakas yan, katulad na ito, lakas ng selling pressure, no? Dito pa nga lang, halata na natin yan, eh, kasi continuously nagbe-breakdown. So, paano ba ako mag-analyze, no? So, yan, namimili muna ako. Pag ako, nakapili na ako, pipili muna ako ng strategy ko. Is it either momentum, support and resistance, no? Through technical indicators ba yan? Okay, so sa papaanong paraan ba yung approach ko ng pagte-trade? So, alimbawa, kung dito, sisimplihan lang natin. Kasi ako, simple lang ako mag-analyze ng chart eh. So, tama naman dito, no? So, pagpaplanuhin mo ng i-trade yan, no? Hindi mo pa talaga ite-trade. Ang ginagawa mo palang plano. Ang ginagawa mo palang analysis and forecasting. Hindi ka pa talaga magte-trade yan. Ang mali sa mga beginners, in-analyze na agad. Tapos, konting minuto lang, trinade na agad. Mali po yun. Kahit ako, hindi ako nagte-trade basta-basta. Ay, hindi rin ako basta-basta nagse-sell short dito, no? Porket nag-breakdown, sell short ka na agad. Hindi, kasi nagre-retest pa yan or bumabalik. So, dyan, it is clearly, no? May resistance at dito may support. Kumbaga, pinapakita ko dito sa episode na ito kung paano tayo mag-analyze ng chart. So, dito may support dyan. No, ngayon, ang entry talaga dito, yan, kapag ganito mga charting, sell short. Pero syempre, it depends pa rin sa timing. Magse-sell short ka, tas pataas. No? So, magse-sell short tayo kapag yan. Actually, no, hindi ko naman sa nire-recommend, no? Trade at your own risk pa rin. Pero sa nakikita natin, titignan mo pa rin yung overall na galaw ng market. Tumitingin rin ako sa 1-hour time frame. Ayan, pag nakita ko, dinecline pala dito. Continuously, on the short term to medium term na galaw, downtrend. Diba? Ang ibig sabihin nito, delikado yung galaw, pabagsak ng pabagsak kasi may resistance dyan eh, sa 1-hour time frame, boom. Diba? Kasama na yan. So, kaya masasabi natin, dito pa lang pala, yan, dito pa lang pala sa part na ito, July 28, 29 na ngayon, eh, itong tinitrade ko, no? Itong mga bias ko na itrade, eh, pababa ng pababa. So, talaga may pagkakataon mag-sell short. Actually, kahapon pa lang. No? Ngayon, medyo late na eh, di ba? Kasi malapit na yan dito sa support niya. No? Pero dito, masasabi natin, sa 5-minute time frame, kumbaga, andun yung idea ng sell short. Tinignan mo sa 1-hour time frame, bearish. Bearish pa rin naman. No? Although magbabounce siya, malapit na yung support, pero continuously bearish dito, bearish din. So, saan ako magpaplano niyan mag-sell short, no? Nagpaplano ako niyan mag-sell short most commonly. Ayan, kapag katapos na mag-retest, diba, bumagsak, no? Mag-retest, tapos bababa ulit yan. Diba? Ganun na yung mga hinahanap kong confirmation and consolidation. Sa trading, hindi mo laging kailangan maging maaga. Ayan, nakikita nyo. Bumababa na, no? So, hindi mo kailangan maging, ay, buy na ako agad. Ay, sell short na ako agad. Diba? Ay, buy long na ako kagad. Hindi, kasi kailangan mong antayin yung mga retest na ganun. Kailangan mong antayin yung tamang timing para talagang swak na swak yung pag-entry mo. No? And then, syempre, depende na lang sa atin yun, no? Kailan tayo magse-sell, kailan tayo magte-take profit. Basta ang halaga, tama yung market planning mo, tama yung entry mo, at tama yung ginagawa mo. Diba? So, kaya ganun lang tayo mag-trade kung bakit natin naaabot ito. Ngayon, sa next episode natin, actually, ipapaliwanag ko na anong ginawa ko dun sa ating
profits talagang na doble na natin pataas, no? So kaya hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Please like, share, and subscribe. And see you on our next episode, mga traders.